Si Nico Angelo ay magsasaka na nasa 26 na taon na. Buong buhay niya ay nilaan niya sa kanilang sakahan upang maalagaan ang kaisa-isang lupain na meron ang kanilang pamilya. Bagamat tubong magsasaka ang kanilang angkan, kailanman ay hindi siya pinilit ng kanyang mga magulang na sundin ang kanilang mga yapak. Sa 50 taong kaarawan ng kanyang ama, nagulantang ang kanyang pamilya sa inirigalo niya dito. "Ma, huwag na kayong magsaka," saad ni Nico sa kanyang ina na naghahain ng pagkain upang masimula na ang pagtatanim ng palay. "Ha? Ano ka ba naman, anak? Alam mo namang wala tayong sapat na trabahador. Eh dalawa na nga lamang ang ating kasakasama eh. At isa pa, masaya naman ako. Parang banding na rin namin yun, di ba?" Sagot ng ina ni Nico na si Edna. Natawa naman si Nico. "Ma, simula bata pa ako, nagsasaka na tayo. Eh di buong buhay tayo magbabanding. Eh ano naman, the family that sticks together, stays together kaya." Masiglang saad ni Aling Edna. "Pero Nico, tapos ka na naman ng kolehiyo at may mataas na degree na, di ba? Hindi ko nga maintindihan kung bakit ka bumalik dito. Hindi naman kita inuobliga na bumalik sa buhay magsasaka, anak." Seryosong dugtong ni Aling Edna. "Ma, 7 buwan pa lang pagkatapos kong umuwi dito, pinapalabas mo na agad ako. Tsaka ikaw ang pinapatigil kong magsaka, hindi ako," sagot ni Nico. "Oo nga no, ay basta kung ano ang gusto mong gawin, go lang." Natatawang saad ng kanyang ina. "Pero ma, aalis na ako sa birthday ni Papa." Seryosong saad ni Nico. Sakto namang dating ng ama ni Nico na si Mang Renato. "Ano? Bakit naman saktong kaarawan ko pa ikaw aalis?" Patampong saad ni Mang Renato. "Huwag po kayong mag-alala. Matutuwa naman po kayo sa regalo ko pagbalik ko dito." Nahangiting saad ni Nico. Bagamat magsasaka ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Nico, hindi ito naging hadlang upang makapagtapos siya ng pag-aaral. Si Nico ay nabibilang sa mga taong may matataas na IQ level. Kaya naman, wala siyang naging problema sa pagbabayad ng tuition sa college dahil hindi siya nawawala ng scholarship. Ito rin ang dahilan kaya hindi naging mahirap sa kanyang mga magulang ang gastusin ng kanyang pag-aaral mula elementarya. Siya ay nakapagtapos ng kolehiyo sa edad na 17 taong gulang pa lamang. Kung titingnan ang kanyang edad, ay masasabing napakabata pa lamang niya para sa mga matatandang bagay. Ngunit dahil mulat sa kahirapan si Nico, naiintindihan niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Natapos niya ang kanyang kursong Finance and Banking sa 2 kalahating taon dahil sa kanyang advanced at accelerated niyang pag-aaral. Ito ang pinili niyang kurso dahil gusto niyang pag-aralan kung papaano umikot ang pera sa buong mundo. Matapos ang kanyang kolehiyo, muli siyang nag-aral para sa kanyang masteral degree. Sa 4 na taon niyang pag-aaral dito, marami siyang taong nakasalamuha. Nasa 3rd taon na si Nico ng kanyang pag-aaral ng masteral degree, ay sinimulan niya na ang pagtatrabaho sa isang malaking bangko ng bansa. Sa unang araw niya rito, lagi siyang mangha sa mga tao kung paano sila magtrabaho dito na iba sa pagtatrabaho niya sa pagsasaka na bilad sa init ang kanyang mga balat. Doon sa opisina ay giginawin ka sa lakas ng aircon. "Hello, ikaw ba yung intern?" Kalabit ng isang lalaking nakasuit kay Nico. "Hello po. Opo, ako po yun." Magalang na sagot ni Nico. "Okay, follow me," saad ng lalaki kay Nico. Bago pa man makaalis sila Nico, tinig niya ang ilang bulungan ng mga naroroon. "Intern? Siya ba yung sinasabing intern na special?" "Anong special dyan? Ang OA mo naman. At saka tingnan mo nga, ang bata-bata pa niyan," saad ng isang babae. "Baliw, totoo nga, yun ang sabi ng kaibigan ko na schoolmate raw niya." Yun ang rinig ni Nico na sambit ng isang lalaki bago pa sila makalagpas sa pwesto nito at pumasok na sa elevator. "So Mr. Nico, narinig ko ang mga usap-usapang tungkol sa'yo. Hindi sa pakikisawsaw ha, curious din talaga ako kung anong meron sa'yo. Kasi alam mo ba na hindi nagkaroon ng sekretary ang CEO namin maliban lang sa pamangkin niya na sobrang talino. Kaya mabilis din kumalat ang tungkol sa'yo. Kasi alam mo ba na mismong CEO pala ang kumuha sa'yo?" Mahabang litanya ng lalaking nakasuot. "Ah, ganun po ba? Napakalaking karangalan po pala ang makuha dito,"
lalo na para kay Mr. Dantes. Ngiting saad nito. May sasabihin pa sana ang lalaki nang tumunog ang elevator at bigla itong lumabas. O sige, good luck. Nakangiting paalam ng lalaki. Good morning po Mr. Dantes. Bati ni Nico sa CEO na nakatalikod sa pinto. Oh, Nico, ano po ba ang may paglilingkod ko sa unang araw ko sa inyo? Saad ni Nico na hindi alam ang gagawin dahil hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha ng CEO. Magandang tanong Nico. Napahawak si Mr. Dantes sa kanyang mga baba. Suit yourself, nasa mesa ang mga gawain. Tapusin mo na at by the end of the week. Dagdag pa nito at kinuha ang kanyang coat at umalis. Bago pa man makasagot si Nico, nakaalis na ang CEO na si Mr. Dantes. Sinimula na niya ang pagbabasa sa limpak-limpak na papel sa mesa upang trabahuhin na ang mga ito. Hating gabi na nang makauwi si Nico. Hindi niya namalayan ang oras pagkat gusto niya ang kanyang ginagawa. Imbes na mapagod at tamarin si Nico, interesadong interesado siya sa kanyang tinatrabaho. Dahil sa masaya si Nico sa ginagawa, maaga niyang natapos ang kanyang mga gawain. Pang-apat pa lamang ng araw sa isang linggo ay nasimot na niya ang mga ito. Hinanap at lumapit siya sa lalaking nakasuit noong first day niya na nagngangalan palang Martin upang iparating sa CEO ang kanyang balita. Oh, anong atin? Tanong ni Martin nang nakalapit na sa kanya si Nico. Tapos na kasi yung pinapagawa sa akin ni Mr. Dantes at wala na kasi akong gagawin pa. Sagot naman ni Nico. Ganun ba? O sige, email ko na lang siya. Ganun kasi talaga yon. Twice a week lang pupunta ng office. O kaya ay may mga meeting. May office rin kasi yan sa labas ng building. Ayaw niya rito eh. Mahabang sabi ni Martin. O sige, maraming salamat ha. Maaari bang dito muna ako habang hindi pa siya nagre-reply sa'yo? Para kahit pa paano ay may maaral naman ako sa trabaho niyo rito. Bukod pa doon sa iniaatas pa sa akin. Sambit pa ni Nico. Okay, walang problema doon. Mabuti nga yun dahil magkakasama-sama rin tayo sa isang opisina rin. Halos isang oras si Nico sa cubicle ni Martin kasabay siyang nagdadagdag ng impormasyon patungkol sa gawain nito. Grabe tol, totoo pala ang chismis sa iyo eh. Manghang sabi ni Martin. Nahihiya si Nico na napangiti na lamang habang tinitingnan ng mga katabing cubicle ni Martin ang kanyang computer. Dumating si Mr. Dantes na agad nagpatahimik at nagpabalik sa kanilang pwesto. Nico, walang buhay na saad nito. Yes po sir, masiglang sabi ni Nico na nakangiti. Follow me. Agad na sumunod si Nico sa CEO. Buong minuto na nasa loob sila ng elevator ay walang nagsasalita. Nang nakarating na sila sa opisina ng CEO, ay agad itong pumunta sa kanyang upuan. Natapos mo ba ang mga pinapagawa ko sa buong linggo sa loob lamang ng 4 na araw, tama ba? Walang emosyon na sambit ni Mr. Dantes. Yes po sir. Kinakabahan na sagot ni Nico dito. Tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Saad ni Mr. Dantes. Po, pagmamalikmata ni Nico na hindi sigurado sa narinig. Sa tingin mo ba mas magaling ka sa akin? Sa tingin mo ba kinuha kita para magpakita ng gilas? Tingin mo ba kinuha kita dahil magaling ka? Mahusay? Matalino? Mangmang? Sino ka para magmayabang ha? Singhal ng CEO na nagpaatras sa kanya sa kanyang kinauupuan. Sir, sorry po. Hindi ko po kayo maintindihan. Tinapos ko lamang po yung gawaing binigay niyo sa akin. Dahan-dahang sagot ni Nico. Wala akong pakialam. Mayabang ka ha? Sige, tingnan natin kung hanggang saan ang iyayabang mo. Saad ni Mr. Dantes, lumabas ito at matapos ang halos 10 minuto ay pumasok ulit ito kasama si Martin na may dalang cart na naglalaman ng mga papeles. Bago makalabas si Martin, sumenyas ito ng good luck sa kanya. Tapusin mo yan sa loob ng 1 linggo. Siguraduhin mong maayos lahat ng gagawin mo. Saad ni Mr. Dantes bago lumabas ng opisina. Bagamat masaya at interesado si Nico sa kanyang trabaho, napakaraming papeles ang laman ng cart na tatapusin lang sa 1 linggo. Sa kabila ng kanyang pangamba, sinimulan ni Nico ang kanyang gawain. Araw-araw pumapasok siya ng madaling araw at umuuwi ng hating gabi sa 6 na araw. Kulang na nga lang ay mag-overnight siya sa opisina. Pagdating ng 7th araw, ay napagdesisyonan niyang tanghali na pumasok
para kahit papaano ay mabawi niya ang kanyang tulog. Konti na rin lang naman ang kanyang tatapusin kaya kampante na siya. Nang dumating siya sa opisina ay bumungad sa kanya ang galit na galit na si Mr. Dantes. Bakit ngayon ka lang dumating? Singhal nito. Sir, pasensya na po. Konti lang naman po ang papeles na tatapusin ko kaya bumawi ako ng tulog. Utal na sagot ni Nico. Wala akong paki kung may tulog ka o wala. Nasaan ang kayabangan mo ha? Di ka sumusunod sa mga pinapagawa ko sa iyo. Sunod-sunod na sigaw nito nang sumingit si Nico. Sir, please po, pakinggan niyo ko. Nagmamakaawang sigaw ni Nico. Hindi ko po maintindihan kung bakit lahat ng gawin ko ay mali para sa inyo. Ginagawa ko po ng tama ang lahat ng trabahong iniaatas niyo sa akin. Hindi po ako nagyayabang. Ginagawa ko lang po ng maayos ang lahat ng sabihin ninyo. Hindi na natapos ni Nico ang lahat ng sasabihin dahil sumigaw ng napakalakas si Mr. Dantes. Sino ka para magsalita? Get out! Intern ka pa lang pero malaki na ang ulo mo. Tanggal ka na. Hindi ka nababagay dito kahit anong pilit mo. Doon ka sa sakahan, nababagay ka sa lupa. Singhal ng walang pusong CEO. Hindi makapaniwala si Nico sa narinig at naranasan sa trabaho sa loob lamang ng 2 linggo. Sa kabila nito, hindi nawala ng determinasyon si Nico upang tapusin ang kanyang pag-aaral. Naghanap siya ng mapapasukan, nagtrabaho at nagtayo ng negosyo sa loob lamang ng 3 taon. Naging matagumpay ang simula nito at naging tuloy-tuloy sa paglago, kasabay ng pagtatapos niya ng masteral degree at ang pag-angat ng kanyang negosyo ay napabilang sa mga umangat ang kanyang kumpanya sa bansa. Wala siyang sinabihan sa pamilya niya ng tungkol sa negosyo niya mula sa pagpaplano hanggang sa mapatayo niya ang kanyang negosyo. Sa kadahilan ng ayaw niyang madawit ito sa maduduming mundo ng mga mayayaman, lalo na't maraming mga malalaking kumpanya ang nalalamangan niya na sa kasalukuyang estado nito. At sa loob ng 1 taon ay nagawa ng Nico na gawing stable ang kumpanya niya. Noong isang araw, nalaman niyang unti-unting buhababa sa ranking ang kumpanyang dati niyang pinasukan bilang intern. Bumalik sa kanyang alaala ang mga bagay na naranasan niya sa pagtatrabaho niya roon. Napagtanto niya na dahil sa naranasan niya roon ay kaya siya nagpursigi at naroon sa kinilalagyan niya ngayon. Kaya naman, naisipan niyang mag-invest sa kumpanya at tulungan itong umangat muli. Hindi dahil sa gusto niya itong paangatin, kung hindi dahil gusto niyang maangkin ang kumpanyang iyon. Upang maging flawless ang kanyang plano, naglagay siya ng peking CEO sa kanyang kumpanya na makikipag-negosyasyon rito para sa kanya. Bumalik siya sa pagsasaka habang sinasagawa niya ang kanyang plano sa pagitan ng kanyang kumpanya at kumpanya ni Mr. Dantes. Itinuring niya ng bakasyon ang kanyang pamamalagi sa pagsasaka at araw-araw na may natatanggap niya ang bawat palitang nangyayari sa kanyang plano mula sa peking CEO ng kanyang empleyado. At sa loob ng 7 buwan ay nagawa niyang makuha ang kumpanya ni Mr. Dantes. Ni Pisong Barya ay wala ng karapatan ang dating CEO sa bangko dahil napasailalim na ito ng kumpanya ni Nico. Dumating ang karawan ng tatay ni Nico at gumising siya ng madaling araw para lumuwas. Tanghali na nang nakarating siya sa lungsod at tumiretso siya sa bangko upang makita ang bago niyang pagmamay-ari. Pagpasok niya pa lamang ay pinagtitinginan siya kaagad. Dahil walang alam ang kanyang mga magulang sa trabaho niya, ay hindi na siya nag-abala pang magbihis mula sa pangsaka. Pinagmasdan niya ang loob at napatulala sa biglang pagpasok ng mga alaala sa kanyang isipan. Nang tumunog ang bell, indikasyon na break time na ng mga empleyado sa bangko, ay napabalik sa realidad si Nico. Nagsimula ng magingay ang mga tao. Harap-harap ang tinuturo at pinagtatawanan ito. Sari-saring bulungan at tawanan ang nasaksihan ni Nico. Pinagmasdan niya na lamang ito nang may blankong muka. Maya-maya pa lamang ay dumating na ang peking CEO at nagsitahimik ang mga empleyado sa loob. Namataan niya agad si Nico at winelcome niya ito sa bagong kumpanya nito. Hindi makapaniwala ang mga tao roon sa loob kung bakit napakagalang ng kinikilalang CEO sa harap ng isang magsasaka. Mr. Nico, magandang araw po. Bumalik na rin kayo. Dapat po ay nagsabi kayo para nasundo ko kayo. Saad ng peking CEO na nagangalang Rafi. Ayos lang. Salamat sa napakaganda mong serbisyo. Alam kong napakahirap nang iniatas ko sa'yo. At sabihin mo ang gusto mong premyo at ibibigay ko. Sa ngayon, ay sunduin mo muna ang pamilya ko sa bukid
at dalhin mo sila dito, pakiusap. Maraming salamat po agad, Sir Nico, at masusunod po agad ang iniuutos ninyo. Masayang sambit ni Rafi. Bago umalis si Rafi, ay pinakilala niya muna si Nico sa mga tao doon na ikinagulat nila. Labis na pagkapahiya ang lumabas sa mga reaksyon nito pagkat nilait at pinagtawanan pala nila ang may-ari ng kanilang pinagtatrabahuhan. Kilala ko ang mga mukha ng nanglait sa akin. Kung ako sa inyo, magbago na kayo kasi hindi ako tumatanggap ng mga empleyadong mapagmataas. Anunsyo ni Nico sa paligid bago siya tumaas sa kanyang opisina upang magbihis. Pagkatapos ng ilang oras, kumatok si Rafi sa kanyang opisina at pumasok kasama ang mga magulang ni Nico. Anak, teka, naguguluhan ako. Bakit ka nakaupo riyan? Tunay ngang naguguluhang tanong ni Aling Edna. Tahimik si Nico at tumingin sa kanyang ama na nagmamasid lang sa kanyang lugar. Happy birthday pa. Ito po ang regalo ko sa inyo ni Mama. Sambit naman ni Nico. Pagkabati ni Nico ay inamin niya na sa kanila ang buong katotohanan mula sa kanyang nararanasan sa pag-aaral sa lungsod, ang kanyang pinagdaanan sa trabaho at sa kung paano siya nakarating sa kanyang kinatatayuan. Naluluhang lumapit si Aling Edna sa kanyang nag-iisang anak. Diyos ko, ang munti kong anak. Bakit hindi ka nagsabi noon? Grabe siguro ang naranasan mo, anak ko. Pasensya ka na at di ka talinuhan ng mga magulang mo, ha? Eh di sana'y natulungan ka namin noon. Umiiyak na sabi ni Aling Edna. Anak, humihingi kami ng tawad ng mama mo sa pagkukulang namin sa iyo. Maraming salamat at napakagandang regalo para sa amin ito. Wala na akong maihiling pa kundi ang kaligayahan mo. Saad ng ama ni Nico at niyakap silang mag-ina. Ma, pa, huwag na kayong humingi ng tawad. Wala kayong kasalanan. Kayo ang pinakadabes na magulang na biyaya sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Sambit ni Nico na masayang nakayakap sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ng 5 araw na pamamalagi sa syudad ng kanyang mga magulang, ay bumalik na ulit sila sa bukid dahil mas gusto nila ang payapang pamumuhay roon. Dahil na rin sa katandaan nila ay mas mabuting nasa presko silang kapaligiran. Bumili si Nico ng ilang ektaryang lupain para sa iba nilang kamag-anak. Kumuha rin siya ng ilang tauhang magsasaka upang matulungan ang mga ito. Hindi dahilan ng estado sa buhay upang mangmaliit ka ng kapwa. Naging arugante at mapagmataas si Mr. Dantes dahil sa kanyang posisyon. Pakiramdam niya ay nalalamangan siya ni Nico, kaya pinagsabihan niya ito na kung ano-ano. Ginamit itong motibasyon ni Nico upang makaangat siya at kailan may hindi siya ng tapak ng tao na natili siyang mapagkumbaba at mabuti sa kapwa.